nagampanan kaya natin yung task, yung responsibility to love and to serve? The question of God is a question of origin and of human existence. What is ethics? And what is morality? What is the difference? Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus said to the chief priests, elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, putting a hedge around it and dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time came, drew near, he sent his servant to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants and they beat one and another, they killed, and the third they stoned. Again, he sent other servants more numerous than the other, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death, and lease his vineyard to another tenant, who will give him the produce at the proper time." Jesus said to them, "Did you never read the scripture? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to the people that will produce its fruit." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus. Una, ito yung pagbigay ni Jesus ng diin ng kanyang proclamation. So, his proclamation is always the proclamation of the kingdom. Kaya palaging sinasabi ng iba, bakit daw may Catholic sect na hindi naman nag-establish ng religion si Jesus. Okay, so yung Catholic sect hindi talaga niya technically na in-establish. So what established is the kingdom of God. So kadalasan, yung mga parable niya is always pertaining to the kingdom of God. Itong gospel na to is tinitingnan niya yung kingdom of God as a vineyard. Tapos, ano ba ang kingdom of God as a vineyard? Sa sulat ni Matthew, pinapakita ni Matthew dito na yung vineyard ay yung mga tao na talagang nabilong kay God. So sino yung mga tao na nabilong kay God? Kung balikan natin yung Matthew 5 na kung saan Jesus proclaimed about the beatitudes, yung blessed are the poor and so on and so forth. Lahat yon yung mga nandun, yun ang tinatawag na people of God. That is why the very will of God is really to side with the poor, the exploited, the oppressed, because these are the people that really belong to God. Pero ang ginawa ni God is He allowed the sinners, okay, to rule the people of God. Kaya tinatawag niya ito na tenants. So he was Jesus was actually pertaining to the Jewish authorities during his time. Kaya sabi niya na ito yung mga wicked tenants, no? Mga wicked tenants. Now, pinadala niya yung kanyang mga alagad, pero pinatay pa rin ng mga wicked tenants up to such time na
pinadala niya ang kanyang anak, no? So what Jesus was actually talking about is already yung pagtingin sa mangyayari sa kanya, yung rejection sa kanya, at ano ang mangyayari nung pagpunta niya para to care for the vineyard or the people. Pero ang sabi ni Jesus is, kung dumating yung ama, anong mangyayari doon sa mga tenants na kung saan pinatay yung mga alagad na pinadala at pati yung anak? Sumagot ang isa sa mga disciples ni Jesus, definitely, kukunin ng ama yung vineyard at ibibigay sa iba para ito ay bumunga at makapag-ani. Ang sabi ni Jesus is, ganun din ang gagawin sa ama sa inyo, na kung saan is kukunin din sa inyo kung anumang meron kayo para ito ay makapagbunga sa iba. So ang tinitingnan ni Jesus pala dito is the authorities that are being entrusted by God to tend for the vineyard would actually lose such authority. So ito yung nakikita natin sa story ng salvation natin, na si David binigyan sa si Saul binigyan siya ng authority ni God to tend for the vineyard, pero umabuso si Saul, is binigay ito kay David. Tapos nung umabuso si David, binigay sa kanyang anak. So it is an intervention of God. Pero ang sabi ni Jesus is, hindi lang doon sa authority, hindi lang doon sa sistema na kung saan kukunin ni God para ibigay sa iba, kundi pati din sa iyo, sa bawat isa. So ang tanong ni Jesus is actually ganito. Gaano mo ba ginampanan ang responsibility na binigay ng Panginoon sa iyo, sa atin, sa bawat isa sa atin? At pangalawa is, nagampanan kaya natin yung task, yung responsibility to love and to serve, kasi ito yung pinaka-core ng gustong mangyari ni God. That is why kailangan niyang kunin yung vineyard at ibigay sa iba, kasi kailangan niya na yung mga tao, yung vineyard, is makakaramdam ng pag-aruga at pagmamahal. Okay, so hindi ito para magiging as popular yung mga tenant, yung mga may responsibility, kundi dapat tayo ay tumingin na yung ginagampanan natin ay hindi para sa atin, kundi para pagmamahal at pagserbisyo sa ibang tao. So yun lang yun na context. At I think napakalaking hamon ito sa atin, lalo na itong time ng pandemic. Maraming salamat. Doon na ba sa yung reflection ko sa gospel for today is all about yung generosity of God and the ingratitude of the people, no, despite of the goodness of God, ay meron pa rin ganung mga tao. So sa sarili ko, na una sa lahat ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat simula itong pandemic nandito pa rin tayo at nandito pa rin. Oo, healthy, wala pa rin walang sakit, at ganun din nakakasurvive pa tayo, may trabaho. Kaya para sa akin, malaking pasasalamat sa Panginoong Diyos na sa kabila ng pandemic na ito, na sinasabing tatagal pa ng 3 taon, dahil miski may vaccine na, hindi naman agad-agad sasaksakan ka ng vaccine, kasi meron pang proseso yan. Kaya pasasalamat lagi sa Kanya, dahil sa pamilya, sa ating lahat, nandito pa rin tayo at nagkakausap, nagkakakita-kita.
Kaya para sa akin yung gratitude talaga dapat hindi mo wala sa tao. Magamat meron tayong ano, yung conviction, yung sinasabing free will, but tingnan natin lagi yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Thank you. Isang ano na yun eh, opportunity yung binigay ang dami kung tutusin niya. So, yun na nga eh. Para mang kung anong binigay, appreciate it, thank it, ano, pasalamatan. Hindi yung nga yung binigyan na, abuso pa rin. Yung ganyan kagaya sa mga estudyante nga eh. Itong binigay sa atin, kahit makukulit yung iba, yamanin mo kasi yan pa rin eh. Kaya iniisip ko talaga yung haba, kagaya sinabi nga ni Sir Nala kanina, ano ba yun, sasabi ba na totoo yun o hindi? Kagaya yung isa mga nagsisinungaling pero hindi ako mga ano, dahil asking pero hindi ako makakasubmit dahil sa, nasa Italy ako. mahina daw yung internet doon sa hotel na pinitigil na nila. Gusto ko sabihin, alo ka na sa Pilipinas. Wala ka sa internet. Kaya lang, yun na nga, I just pray to God, ano, what will be my response to them. Kaya sabi ko, ito nga, ano, yung kailangan maging faithful talaga, maging matyaga. It's very hard to be like Jesus talaga. Kasi kahit pala ginagago ka na, ay you will try to understand them and to love them. Sa lang natin. Kaya yeah, God truly ano provide yung sinasabi, just be faithful and just be loving, be inspiring, be inspiring. Kasi yun naman tingin kong role natin eh. Kaya sinabi nga sa sociologist na yung nagbigay sa atin, hindi ka tinayawa tayo. Hindi na ba ano eh, hindi you cannot force them to accept religion eh. It's by ano yan eh, it's by experience. It's already yung ano yan, hindi na nakita nila yung ano yung modeling eh. Kasi wala na gana makita wala na makita mga ano yung model, like yung experience doon sa ano eh. Lalo na mahirap ngayon dahil nga sa face, ano, yung sa virtual. Yun ang inaano ko kasi talaga. Kaya sa virtual, talagang lalo ka dapat creative eh. Paano mala, at least kahit pa paano, maramdaman pa rin nila yung connection natin sa kanila. Ayun, maganda naman yung gano'n, yung kakamustahin sila, yung gusto nila yun eh. Yung tatanungin mo, kumusta na kayo, gano'n. Tapos i-chat-chat mo rin, sasagot ka. Kaya gano'n. Kaya yung sinasabi, kaya nga, ito'y binigay kasi nga iba hindi na nga nabigyan ng pagkakataon. Maraming school na nawalan ng klase. Oo naman. Kaya nga, laki challenge yung kaanim. Yes, sir. Ikaw naman po. The same yung sinabi ni Sir Julius, ano, yung gratitude. Kasi doon sa Bible reading, binigyan na sila ng trabaho, pagkakakitaan. Then, pinakahuli ay nagpadala ng anak na niya, pero ganun pa rin yung nangyari. So parang relationship between man and God, na kung titingnan natin, kahit nga sa klase binabanggit ko na yung story ng Jewish people, ano, yung Jews, everything binigay na sa kanila, lahat sa kanila, especially sa story ni Moses, everything, food, security, pero ganun pa rin sila eh. Talaga kultura ng mga Hudyo yung patigasan ng ulo. Na kung titingnan natin in our generation, the same, mga tao, ganyan pa rin. Lalo nga sa time ng pandemic, although talagang mahirap, yung iba naman ay ang daming reklamo, lalo na sa buhay nila, na kung titingnan, mas maswerte pa rin sila. Okay. Siguro yun na talaga yung ano ng tao na kailan kaya ang tao magkakaroon talaga ng tunay na pasasalamat sa Diyos, ano, na everything, na itong pandemic talagang hindi naman natin to ginusto,
Ako nga, pag nag-uusap kami ng misis ko no, about this pandemic, sabi ko, ano to eh, ito yung epekto ng applied science. Kasi because of the different experiment eh, ito yung nangyayari. Kasi yun nga, isang bagay, hindi na nakontento yung tao kung anong meron tayo ngayon, lalo na sa technology, parang may gusto pong patunayan yung tao. Ibabalik na ulit natin sa Old Testament, yung sa Tower of Babel, di ba? Yung tao kasi, pag andyan na, umangat na, parang yung relasyon sa Diyos, nakakalimutan na. Kaya sabi ni Lord, aba, ba't ganito itong mga tao? Okay? So, hindi man nilog ng Diyos ng pandemic na to, pero binigyan niya siguro, pinahintulutan niya mangyari din para makita ng tao na kung sinawal naman, ano naman kayo sa akin, ano, yung relasyon niyo sa akin, huwag niyo naman kalilimutan na ako pa rin yung Diyos. Kaya nga, tayo as a sign of gratitude, sabi nga ni Sir Julius, masalamat pa rin tayo na meron tayong trabaho. Okay? Pero yung iba naman sa atin na may trabaho at mas maganda yung trabaho, diyan naman papasok yung pananamantala naman sa kapwa nila, no? Daming issues eh, lalo na sa mga sa lipunan natin ngayon. Bakit may mga ganong mayayaman, mga politician, parang everything nasa kanila na, ang dami-dami na. What about these people, yung mga mababang uri? Sa halip na tulungan, lalo pa nating i-dinadown. Lalo ngayon yung issue ngayon, siguro alam nyo na to, no? Yung presyo ng palay. Siguro nakita nyo ano ni dating teacher natin, si Ma'am Guason. May palensa sa bukid noon, pero yung pakiusap niya, taas naman yung presyo ng palay. Kawawa naman talaga yung mga magsasaka. Yung mga taong may kakayahan sana na supposed to be tumulong sa atin. Hindi eh. Para sila yung nasa gospel na binigay na ng Diyos sa kanila, pananamantala yung ginawa. So, kailan kaya mangyayari na itong mga nakakaangat, no, pertaining to sa society natin, magbibigay naman ng contribution, no, sa sobra-sobra sa kanila, bigay naman. Kaya nga, naalala ko lagi sinasabi ni Father Alejo ng Ateneo, yung sa social teaching, no? Sabi niya, kapag ikaw daw ay marami ka ng properties, dami mo ng pwedeng kakayahan itulong sa kapwa mo, pero hindi mo ginagawa. So, sabi ni Father na ninanakawan mo yung kapwa mo. Kasi ang blessings hindi lang yan sa iyo eh. You need to share that. Pahiram lang sa atin yan eh. So, how I wish na yung mga ganun tao talaga, especially this time of pandemic, ibigay yung pwede nilang may tulong. Kaya nga lang masakit isipin, no? Daming issue eh, pertaining sa pera. Sa DSWD, ano na nangyayari doon? Nasaan na? Ano sila yung mga manggagawa sa upasan, no? Daming issue natin tungkol sa pera. So, yun lang, brothers, no? Yun lang ang masishare ko na sana yung iba magbigay naman ng tulong as a sign of gratitude sa Diyos, no? Bahagi naman nila. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let our prayer ascend unto you, O Lord, and may your mercy descend upon us. You, O Lord, are in the midst of us. Leave us not, O Lord, our God. Our God, we thank you for all the benefits which we have received from your goodness, and especially for all your help. Give us light to see what sins we have committed, and grant grace to us to be truly sorry for our sins. Lord God, send peaceful sleep to refresh our tired body. May your help always renew us and keep us strong in your service. In Jesus' name, amen. Amen. May the all-powerful Lord grant us a restful night and a peaceful bed. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night.
Good luck sa mga ano, ha? Virtual class. Hour 4. 7 to 4 ng day. Kasi na magbukas. Kasi bukas, alas 7. Oo, bukas ako.